Good morning, Cenon. How are you? Hi, good morning. I'm fine, thank you. Yes, good morning to everybody watching on the live stream. And we're very excited because it's Cinemalaya season this coming August 5. And we're talking to all the short film finalists for this year. There are a total of like 12 finalists. And we're talking to the writer of City of Flowers, Cenon Palomares. And we'll be talking about this film. My name is Anton Diaz, founder of Our Awesome Planet. And we're awesome live with the people from City of Flowers. Can you do a... Hi, hello. All right, Cenon. So... maybe let's start with introduce yourself and what makes this film awesome? What is it all about? And then we'll play the trailer. Ah, okay. I am Cenon Palomares. I am the writer of City of Flowers. This film is a story of a couple, a newlywed couple from different cultural backgrounds. Tapos, syempre, nakita natin na ano, dun sa backdrop nila, it's a beautiful place, makikita natin a mountainous, tapos, tapos meron silang flower farm. At yun yung ano, Zamboanga is, or at least once upon a time, it was known for its, dun sa mga beautiful flowers nila. But, syempre, habang tumatagal, nag-iiba yung ano nila, nag-iiba yung industry nila, tapos at the same time namamatay yung ganong klaseng kultura na yung flower farming, very few na lang yung gumagawa, and this couple is experiencing yung ganong yung pagbaba ng yield ng kanilang farm, tapos so nahihirapan na silang magano, nahihirapan na sila to get by, tapos until merong nagkaroon ng opportunity na nakumita sila, kasi at the same time kasi problema nila, they're going to have a baby. Ito ginawa namin to, supposedly ang backdrop nito is 2013, during the height of the pork barrel scam. Tapos ang backdrop nito is the Zamboanga siege that happened in 2013. So yun, that's what makes it dramatic. It's a very small story of very small people na hopefully makikita ng mga nanonood na yung concerns nila, yung problema nila are valid and very universal. Ayun. Okay, let's watch the trailer. All right. So, what is the Zamboanga siege? I'm not sure if a lot of people still remember them. Maybe what was your memory of the Zamboanga siege? Yeah, I remember because that was in 2013. Tapos I was closely monitoring the news at that time. Tapos ang nangyari ay supposedly there was a group of hundreds of men, young men, na pumunta, pumasok sa Zamboanga. Ang paalam nila, ang sabi nila, ay nadudun sila for peace rally. Ganon. Tapos, and then, nagulat na lang lahat because apparently, meron na sila dala-dala mga high-powered guns. Tapos, sinugod na nila yung Zamboanga. So, ang daming mga bahay, commercial spaces na nasunog, ang daming namatay. And then, it took the government forces, it took the military a few weeks before nila na subdue yung before nila na contain yung situation.
Oo, matagal din yun eh. I remember that eh. Was yeah, that... yeah. Oo, sobra, sobra. Tapos sobrang nakakatakot din because the filmmaker of the City of Flowers, of this short film kasi ano, that time si SYNOPSIS Suarez. Oh, hindi pa kami magkakilala that time. Tapos ano siya, yes, parang siya yung tumutulong part nung ano niya, parang siya yung tumutulong with sa Raptor. Siya yung nagfi-feed ng mga ano information sa Raptor, siya yung nabibigay ng news ganun. Siya yung parang ano kasi taga Zamboanga talaga siya. So ayun, and then when we met, nagkausap kami and then napag-usapan namin yon, and then it, although ako sa juice ko lang napanood, siya na ano niya talaga na experience niya. Yes, on ng personal yung pangyayari. Ayun. So what happened with that? Is that addressed in the film ba, or it's really more a flashback to that? No, it's actually backtrip lang siya. So parang ano, parang this couple, they were living a separate piece doon sa ano dito sa pangyayari na to. Ayan. I can't give you more of that kasi 15 minutes lang yung film namin, and yes, then if I tell you po ano talaga yung ano connection ng ano, what spoiler happened, na. No, what happened in the film. Yes, so, yes. Or is it City of Flowers? Is Zamboanga really known as City of Flowers ba? Apparently, yes. Apparently, ano, before it became known as the Latin City of Asia, it was known as City of Flowers. And apparently, parang Zamboanga yata isa, parang galing yung term na Zamboanga that's mga bulaklak because there were so many flowers in the city before. Kaya nung pinangalanan niyan, ayun, yun yung pinangalanan. Yun yung ipinangalan sa kanya. Kasi most people might think it was about Baguio, di ba? Yeah. City of Flowers. Oh, and very scenic. So, when was the shot? During the pandemic ba to? Or before pa na shoot yung... No, before the pandemic, we went to ano, nag-lock-in kami ng shoot doon sa Zamboanga, the whole team, tapos the key people dito nang galing sa Manila. But a lot of the people, sinors namin, even the actors, doon sa mismong ano, doon sa mismong Zamboanga, sa Zamboanga City mismo, tapos nag-lock-in kami sa location for a few days. That was in September last year. Last year. Mm-hmm. Very cinematic, no? Where exactly was it shot? Parang nasa mountains, eh, no? It's in a farm, yeah. Yes, flower farm talaga siya. Pero ang nakakalungkot dun, supposedly flower farm siya, pero makikita natin, very few na lang yung mga patches of flower beds na nando doon na nagsusupply. Yes, kasi isa sa mga problema nila ngayon is, yun na, parang in a sense pagod na yung lupa kasi tuloy-tuloy doon umaasa yung mga farmers, and at the same time yung mga imported na flowers at saka yung mga flowers coming from different places, especially coming abroad, hindi sila makasabay doon. So yun yung sa mga issues, yun yung sa mga pinagdadaanan ng mga tao doon, ng mga flower farmers. Wow, interesting, no? I didn't know na Zamboanga in the flower industry pala, is in a flower industry and the problem. So, what do you want people to take away, you know, as the writer of this short film, to take away by watching this film? Ang hopefully, syempre, I mean, hindi naman ano, depende sa manonood kung ano yung gusto nila maano, but ang intention namin talaga dito, personally as a writer, when we were talking about it, is that there are so many sides dun sa mga stories. So, number one is, ang daming sides dun sa mga stories, sa mga news na naririnig natin. Just because ganito yung narinig natin about Zamboanga siege, ibig sabihin, ganun na lang siya. But if you really look at it, if you go to the ground, kapag kinausap mo talaga yung mga taong na involved, yung mga victims, at saka yung mga supposedly, yung mga family ng mga perpetrators, they have different narratives, they have different stories to tell. And yun yung interesting doon, di ba? Parang, pag narinig natin lahat yung mga kwento na yan, doon natin malalaman in totality kung ano talaga yung nangyayari. And then we will decide. Diba? Kasi syempre, media, may gatekeepers yan. Alam mo yan, very limited din yung scope nila, yung POV nila. And at the same time, as a writer, parang feeling ko, kaming dalawa nung filmmaker, this is our second collaboration. The first one was Astri and Tambulah. It was part of Cinemalaya in 2018. Ang gusto namin kasi, I like telling stories kasi about small people, the small stories of small people. Pero pag tinignan mo na ganyan, for them, it is the world. And for me, that's what makes it universal. Ayun, na if we, kapag nag-inclicaroon tayo ng introspection, malalaman natin na
iba yung concern nila, but actually pareho lang yung pinagdadaanan, 'di ba? Ang problema nila is paano ito dito sa City of Powers, ang problema nila is paano yung darating nila na baby, wala silang pambili, wala silang pampaanak, wala silang pambili ng gatas, ay inaasahan nila yung lupa. And para feeling ko, lahat naman ng tao siguro sa buong mundo, kahit yung pinakamayaman at yung pinakamahirap, kahit yung nasa pinaka-urban na place, ganun din yung problema. If there's going to be a new member of the family, the first concern is how we're going to raise that ano. And then how we're going to raise that new member of the family. Tapos and at the same time, ano yung mga maaari nating gawin, ano yung mga opportunities na i-grab natin that sometimes we are so blinded, hindi natin napag-iisipang mabuti, and we fall victim doon sa mga nagte-take advantage ng ating pangangailangan at ng ating mga ignorance, I mean, if I may say so. Oo, marami yan. Marami yan. Ano. Ah, is this based on a true story or based on true fictional story but based on yes, it's fictionalized na kwento nung mga ilang nakausap, especially ng filmmakers during the time na during the time of Zamboanga City, yung mga nakakausap niya. So kinuwento niya sa akin lahat, and then gumawa ako ng isang cohesive na narrative tungkol doon. And hopefully nagawa namin ng service at hindi naging disservice itong kwento na to doon sa mga taong nag-share ng stories nila. Oh, wow. Thank you. And this is actually, I guess, some people, some industry, this is applicable to other industries and other regions. And I think a lot of people would relate it. Can you finally invite them to watch this film? Yeah. Sana lahat mga nanonood dito, invite natin. Magbubukas na ulit ang Cinemalaya after ng medyo matagal na hiatus na because of the pandemic. Magbubukas ulit yung cinema, so we're very excited. And we are very excited na we are part of it. Itong City of Flowers, directed by SYNOPSIS Suarez and written by myself, Cenon Palomares. It's going to be part of it. Tapos ang start ng Cinemalaya, if I'm not mistaken, is on August 4. Sa CCP, of course. Tapos ang gala namin is on August 6. Ayun. Pag pinanood nyo to, part kami na isang set. So, apat-apat na short films yan, kasama kami. Ayun, so, tapos sana panoorin natin para mabuhay ulit ang magkaroon ulit ng bagong enthusiasm, especially for Filipino films. Alright, maraming salamat. Thank you. Congratulations to Cenon and SYNOPSIS Suarez for City of Flowers. Thank you. Thank you, guys. Can you do a short film?